Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay new submission, new 2022 submission of the BIR Forms number 2307 and 2316. Okay, para po ito sa mga taxpayers and employees. So ngayon po pag-aaralan natin ano na ba yung modes or available modes of submission of these certificates na galing sa Bureau of Internal Revenue sa ating employers or sa ating suppliers. Okay? So, this is the Bureau of Internal Revenue. Whether we like it or not, as we always recommended to you, please register your business sa Bureau of Internal Revenue through our Revenue District Office, having jurisdiction over the place of our business, place of practice of profession, or our residence, just in case we don't have a physical location of our business, to avoid the future tax trouble na hindi necessary sa operation ng ating business. At the same time, kapag legit na yung business nyo, meron na kayong resibo na may valid authority to print, yung mga clients or customers na naghahanap ng valid na resibo ay mabibigyan nyo at mabebentahan nyo. Okay? So please register your business. And after registration po sa Bureau of Internal Revenue, one of our obligations is the filing and payment, if any, of different applicable tax returns. Why different applicable tax returns? Because not all tax returns ay applicable sa isang taxpayer. May mga applicable lang, okay? At isa sa mga pag-submit natin ng tax returns, meron tayong tinatawag na required attachments. Yun yung nag-claim ka na, kunyari ito, 2307, Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. Galing yan sa mga customers natin. Customers, buyers, or clients na nag-withhold sa atin, kinaltasan tayo before making income payment to us, and the evidence or proof na nakapag-withhold sila sa atin ay bibigyan nila tayo nitong BIR Form number 2307 at tinasubmit yan sa Bureau of Internal Revenue. So yung pag-uusapan natin ngayon, paano siya isasubmit. Isa pa yung 2316 na na-receive ng employees sa kanyang employer. So paano natin siya pwedeng isubmit ngayon? Okay? So, nagbabayad yung BIR ng Revenue Regulation Number 16 Series of 2021 at dated June 11, 2021. At sinasabi lang naman diyan na may other modes of submission of the BIR Forms Number 2307 and 2316 para po sa mga employer. Okay? At kinalarify yan ng BIR through Revenue Memorandum Circular Number 117 Series of 2021 dated November 19, 2021 because yung RR 16, 2021 kanina, hindi kasi kinalarify or in-specify ng BIR ano yung modes of filing na yon, ano yung modes of submission na yon. Hindi niya kasi in-specify kaya maraming naguguluhan. So, if you remember, we already made a ATC video para sa RR 16, 2021 at nabanggit nga natin na isa sa mga modes of filing doon is yung electronic audited financial statement. Tapos sinabi dito sa Revenue Memorandum Circular Number 117/2021 na sinabi niya na yung modes of submission daw or filing ng 2307 and 2316 as provided in the RR 16/2021 ay tatlo. USB DBDR. Tsaka yung electronic audited financial statements. So ngayon babasahin po natin siya. You know, this circular is hereby issued to clarify the provisions of RR 16/2021 amending the provisions of RR 2/2015 which previously prescribed the submission to this bureau of soft copies instead of hard copies of Certificate of Creditable Withholding Tax at Source, yung 2307 and the 2316 using the digital versatile disk recordable or DVDR.
So sabi niya dito, the pertinent and mandatory provisions of RR 16-2021 affecting both certificates requires that. Nga pala yung 2316 ang binabanggit dito ang nag ang mag ano ang magsasubmit yung employers. Okay? We are talking of the employers. Yung employees naman na may annual ITR na 1700 na required mag-file sa Bureau of Internal Revenue, pwede rin naman siya gumamit ng electronic audited financial statement. Panoorin niyo na lang po yung related nating HEC video para sa submission ng BIR form number 1700 para sa mga employees. Ito yung 2316 na binabanggit dito para sa mga employers. Okay? So number one, scan the original copies of 2307 or 2316 through scanning the machine or device. Store the subcopies 2307, 2316 using the file format and naming convention prescribed under the available modes or submission facilities of the BIR. Ito kasing sinabi niya na file format and naming conventions prescribed under the available modes or submission facilities of the BIR. Hindi kasi in-specify ng BIR previously in the RR 16-2021 ano ba yung modes of submission na yon. Hindi niya na-specify kaya maraming nalilito. And number 3, submit the subcopies of the said BIR form in accordance with the revenue issuances governing the selected modes or submission facilities of the BIR. And the above provisions did not discontinue the submission of the certificates and DVDR, but instead offered to all concerned taxpayers other modes or submission facilities of this bureau that are available currently, such as EAFS, this one, and for 2316, Revenue Memorandum Circular 24-2019 has been issued to require the use of USB or other similar storage devices in the absence of the DVDR. And then in this connection, for the added convenience of the taxpaying public, the USB memory stick or other similar storage devices may be used for the submission of the 2307, and all these devices, modes, and facilities likewise may be availed up for the submission of the certificate 2304 and 2306 din. And then, sabi niya, blah, 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 blah. Ito lang sabi niya. So, under Revenue Memorandum Circular number 117, series of 2021, kinalarify na ng BIR yung RR 16-2021 na provisions na yung modes of submission na sinasabi ay 23, ng 2307 at 2306 on the part of the employer. Ito ang 2307 on the part of the income recipient ay tatlo. USB, DVDR, tsaka electronic audited financial statement. Tatlong steps daw gagawin mo, ha? Scan mo daw yung hard copies. Scan daw yung hard copies, tapos i-store yung soft copies niya 2307 tsaka 2306 using the file format and naming conventions. So may sarili-sariling file format and naming conventions kapag USB ang ginawa mo. May sariling file format at naming conventions kapag DVDR ginawa mo. May sariling file format and naming convention kapag electronic audited financial statement ang ginawa mo. So, yung USB, DVDR, and electronic audited financial statement na modes of submission ay available sa 2307 at 2316. Kaya lang ito yung comment natin. So, kung gagamit ka ng USB para ilagay dito yung scan na hard copies ng 2307 and 2306, pupunta ka pa rin doon sa RDO mo para isubmit ito. Tama? So, wala ka nang dala-dalang hard copies. Soft copies na lang, pero you need to go to your RDO pa rin para isubmit. Kasi hindi naman to online submission eh. Tama? Hindi naman online submission to. Nandito yung soft copies oh. Nandito yung filing format and naming conventions ng in-scan mo na hard copies. Soft copies na siya ngayon, scan copies. But you need to go to your RDO para ipareceive to. Tama? Hindi nagpunta ka pa rin sa RDO mo, di ba? Nagpunta ka pa rin sa RDO mo, sayang lang din yung effort mo. Nag-scan ka pa. Next, DVDR. Yung walang kabatayang DVDR. Okay? Ganun din. O, scan mo, tapos yung file format, tsaka naming convention for the DVDR, tapos, ilagay mo daw dito. Tapos, anong gagawin mo dito?
isasubmit mo pa rin sa RDO mo. Pupunta ka pa rin sa RDO mo. Ganong, parang wala rin kwenta. Diba? Kasi nagpunta ka pa rin sa RDO mo para isubmit yung 2307 tsaka 2316. Tama, instead na hard copies yung dala mo. Nakatipid ka nga sa bond paper. Pero yung oras na kinain, ganun din. Tama? Kasi pag-i-scan mo, pag-i-store mo, pag-file naming mo, di ba? Tapos pupunta ka pa ng RDO mo para dalhin to. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman kayo dinidiscourage na wag na pumunta sa RDO. But my point is, you still need to go to your RDO in order to submit your 2307 and 2316 after storing in the DVDR and USB. So, anong point mo, sir? Ang point ko, mag-electronic na lang kayo. So, electronic audited financial statements. So, nakikita nyo po yan sa BIR website. Pag open nyo po ng BIR website homepage, ito po yung lalabas. I-click nyo po yung naka-encircle na electronic audited financial statements. At lalabas po itong itong ano na to, hindi ko alam paano tawag dito. Para siyang social media account, you need to sign up para gumawa ng username and password mo. Yan. So, ito yung sa akin, ito yung dashboard ko. So, after successfully making your own account, ito yung lalabas na yung may dashboard ka. Tapos, pwede mo na siyang gamitin. Yung in-scan mo at pinalitan mo ng file format and naming convention, ay pwede mo nang i-upload dito sa electronic audited financial statements. Pwede mo na siyang i-upload. Pagka-upload mo, syempre, isa-send mo siya ngayon. Isa-send mo siya. Pagka-send mo online, syempre, kailangan ng internet, no? Online, makaka-receive ka katulad sa akin nito, sa akin 'yan, ng email confirmation na nagsasabi na successful yung submission mo online nung mga attachments, yung certificates na 2307 tsaka 2316. Sir, kailangan ko pa bang pumunta ng BIR through our RDO para mag-ipa-receive itong email confirmation? Hindi na. Bakit? Kasi na-receive na nga ng BIR online. So, hindi mo na kailangan pumunta sa RDO nyo para mag-submit ng hard copies, soft copies, or this email confirmation because the BIR is already received your 2307 and 2316 submission. Tama po ba? So, nakatipid ka ng oras sa pagpunta sa BIR kasi pagpunta ng BIR, alam nyo naman sa RDO, lalo na due to COVID-19 na pandemic, meron silang workforce skeleton ba tawag doon? Skeletal workforce. Hindi ko alam yung tawag eh. Nakalimutan ko na. Ang haba ng pila, maghihintay ka, tapos sayang yung oras mo. Na-expose ka pa sa COVID-19. Tama. So, I suggest sa inyo, mag-electronic audited financial statements na lang tayo sa darating na submission ng 2307 and the 2316 on the part of the employer. Yung submission ng 2316 na yan, para yun sa ano, sa substituted filing. Yung Annex F. Yung Annex F, di ba? Para yan sa substituted filing. So, kailangan natin i-submit na lang, online na lang. Huwag ka na pumunta ng RDO para... Minsan, yung RDO, hindi naman yung 30 minutes lang, 15 minutes, or 10 minutes, nandun ka na sa RDO mo, di ba? Yan, layo niyan. Lalo na kung ano kayo, dito ko sa Zambales, ang RDO 18 Olongapo City hanggang Masinloc. Eh, ang from Masinloc to RDO 18 Olongapo City, yung RDO 18 kasi nasa Olongapo City, 4 hours na biyahe yun. Papunta pa lang. Pagbalik, another 4 hours. So, 8 hours. Eh kung parang natapos siya ng alas 5, pag-uwi niya, madaling araw na. Madaling araw na. So, para makatipid sa oras at convenience atin, mag-electronic audited financial statements na lang kayo. So, under po ng RR 16-2021, as clarified by the RMC number 117-2021, I strongly suggest as your RWB teacher, mag-electronic audited financial statements na lang tayo. Okay? At para tipid sa oras,
convenience atin at yung oras na na-save natin mas maging productive pa. And to, also to avoid the COVID-19 restriction, lalo na COVID-19 na exposure. Lalo na ngayon, nasa alert level 3 yung ating ibang provinces, including sa amin, Zambales, pati Olongapo, po mahigpit yung boundaries. Baka maging, magsasubmit ka on the date of deadline, tapos hinara ka sa boundary, hindi ka pinapasok, yari ka na, mapapenalty ka pa. Okay? So, the deadline for the submission of the 2316 ay February 28. Sulat nyo po on the part of the employer, that's February 28. Ito yung Annex F para sa mga employees qualified for substituted filing. So, 2307 naman, depende, yan ay ano, within 15 days. Para sa annual ITR, within 15 days after the submission of the annual ITR, dapat makasubmit kayo ng 2307 as required attachment. Sabay, ano yan, magkasabay yan sinasubmit ng annual ITR, other attachments, other than 2307, katulad ng FS, SMR, yung mga yan, yung mga online payment. Kasi kapag may payment yung annual ITR nyo, I suggest na online payment na lang through GCash or Paymaya if you are BIR Forms online filer. And then, isubmit na lang yung attachments online, electronic audited financial statements. Para convenience, para tipid sa oras. Okay? Please avoid the necessary unnecessary na penalty in the conduct of our business or practice of profession by empowering ourselves through education. Hindi na po uso ngayon ang ignorance. Tandaan niyo po yan. And to also avoid the BIR love letters informing us of our violations and the corresponding na penalty. And charan, the unnecessary na fear na nararamdaman natin because of the our own ignorance pagdating sa BIR tax compliance. So, kaya gumagawa tayo ng mga free HSC videos and other members-only videos and our RWB books para ma-educate po namin kayo. Okay? Problem solved! Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami kayo natutunan sa ating topic na New 2022 Submission of the BIR Forms Number 2307 and 2316. And this is our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. If you are watching us on our YouTube channel, please do not forget to subscribe now. Hit the notification bell for future updates and please like our video if nagustuhan nyo. And please pa-share na rin sa mga colleagues nyo, employers nyo, sa accounting department nyo, kung sino man ang nag-handle nitong tax compliance ng company nyo para mas ma-inform natin sila. Okay? Pwede nyo naman po i-check yung mga legal basis natin dito sa mga discussion natin. So, this is our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Kung mapapansin nyo po, marami po tayong mga videos dyan. Meron tayong mga members, exclusive members-only videos, and free HSC videos. So, in order to access our members-only videos, please click nyo po yung join button. Meron po tayong memberships program sa ating Accounting Tutorial Center YouTube channel. Ayan po yung join button natin. Diyan po sa join button natin, meron po yung makikita ang three kinds of membership. Meron tayong silver, meron tayong gold, meron tayong diamond. The silver po natin is 199 pesos lang. So, sa silver natin, ang entitled po kayo sa exclusive na reply to comments, questions, or inquiries. Because kung napansin nyo po, hindi po tayo nagre-reply sa mga comments, questions, or inquiries. Available lang po yon sa ating mga RWB book owners and RWB members. Yung ating RWB members, pwedeng silver, gold, and diamond. Okay? So, if you nagpa-member na, silver member, entitled po kayo sa exclusive reply to your comments, questions, or inquiries na our YouTube channel. And kung private naman yung question nyo or inquiry, please send your questions or inquiries on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, kasi private message yun. Hindi po natin siya dinidisclose. Sa atin na po yun. Okay? Next is gold. Ang gold po natin is 499 pesos. At ito ay merong exclusive reply to your comments, questions, or inquiries either on our YouTube channel or on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Even if you are not our RWB book owner, but you are now our RWB member. And exclusive access to our members-only videos.
So sa mga YouTube channel po natin, meron kayong makikita ang members only videos para lang po sa mga gold and diamond members. So sa diamond member po, meron tayong 1,499 pesos per month. So pwede po kayong magpa-member ngayon para matesting nyo. Tapos pwede po kayong magpa-cancel na lang. Kung ayaw nyo, kung hindi nyo po nagustuhan, i-cancel nyo po anytime. Anytime po yung pwede cancel. Okay? And we have diamond member, 1,499 only. Exclusive reply to your comments, questions, or inquiries. Exclusive members only na videos. And exclusive na consultation. Yung consultation natin, yun yung call. Just in case you don't want to send your message on our YouTube channel or on our Facebook page. Or just in case your inquiries ay mahaba, pwedeng call consultation or email or text. Meron tayong contact number po. Available po yan sa ating Diamond members. Okay? Pa-member na po kayo and also to show support sa Accounting Tutorial Center, sa ating advocacy in empowering the people through education. You can now show your support to us by being by becoming member, either silver, gold, or diamond po. Okay? Or if you are willing to learn on how to file and pay your own tax returns, how to record your business transactions in your books of accounts, how to make your own financial statement, how to handle your own BIR tax audit, and others, meron po kaming RWB book hard copy with online exclusive ATC videos. Yung ATC videos for our RWB book ay magkaiba dun sa ating ATC videos for RWB members. Magkaiba po yun. Okay? Okay? And we would like to invite you to our RWB books po. And panoorin nyo pa rin po dito sa video para ma-introduce po namin sa inyo yung details ng ating RWB books. Okay? Ito na po. And we would like to invite you to our online education. Makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere ng ating tax compliance like tax returns, bookkeeping, financial statement, BIR tax audit, name it. Meron kami. So we have, basta meron kayong internet connection, laptop, computer, tablet, or cellphone, makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere. Meron na po kaming VAT bookkeeping. Sa mga VAT registered taxpayers dyan, VAT registered taxpayers and seller of goods. Goods ang binibenta nyo. Sales invoice yung binibigay nyo sa madaling salita. Meron po kaming RWB book para sa inyo. Aming RWB book, VAT bookkeeping for seller of goods entrepreneurs. Applicable po ito sa mga corporations, sole proprietor, and professionals. Basta VAT registered kayo and seller of goods kayo. So, pag-aaralan po natin dito kung paano po mag-record sa inyong books of accounts. Gamit yung ating anim na books of accounts. Ito po ay anim. At package na po ito sa ating RWB books. Okay? So, we have the Cash Disbursements Journal or CDJ, Cash Receipts Journal or CRJ, General Ledger or GL, General Journal, Subsidiary Purchase Journal, and the Subsidiary Sales Journal or SSJ, yung required nating subsidiary journal sa mga VAT registered taxpayer. Pag-aaralan po natin dito isa-isa kung paano po gamitin yung inyong books of accounts. Okay? And in our RWB book, meron tayong mga sample na resibo. Charan! So, mga sample po na resibo na sa loob ng ating RWB book, yun po yung pag-aaralan natin kung paano siya i-record. May mga sample din po tayo na resibo ng expenses. Charan! Sample po na resibo ng expenses. Kasama po yan sa ating pag-aaralan kung paano mag-record ng expenses and sales. Meron na rin po tayo dito ang chart of accounts. Ito po yung chart of accounts natin, listahan ng mga account titles na gagamitin natin sa pag-record ng transactions. Hindi kasi pwedeng general yung account title nyo. Dapat meron kayong tinatawag na chart of accounts for consistency in the recording of your business transactions. Okay? So aside from our RWB book and the package na books of accounts, meron po tayo ditong package na exclusive ATC online videos to explain the contents step by step of our RWB book. So hindi niyo po pwedeng hindi niyo kailangan basahin 'to para pag-aralan kasi i-discuss natin siya, i-explain natin siya step by step through our exclusive ATC online videos. Katulad po nito, pero exclusive lang sa inyo.
hindi siya available sa public. Para lang po sa inyo yun. Okay? So, investment po natin dito sa ating RWB Bookkeeping for Seller of Goods is $6,499. One-time investment fee only. Hindi niya kailangan magbayad pa sa amin ng monthly fee. So, may discount po tayong 500 pesos. We have net investment fee, 5,999 pesos na lang po. Free delivery po tayo within the Philippines. And itong ating RWB book natin po, once na naging RWB book owner namin kayo, free na po yung consultation. Free na po yung RWB support natin. Meron po tayong tinatawag na RWB support. So, you may send us an inquiry or message on our Facebook page, email, text message, or call kung mahaba yung inquiry nyo. Wala na pong bayad yun. Pre-consultation po yun sa atin. RWB support po ang tawag natin dyan. Basta nag-avail po kayo ng ating RWB book. Okay? So, hindi ito nag-avail na kayo, wala na kami. Basta nandito kami, buhay pa yung ATC, may support po kayo sa amin. Okay? Sa mga ano naman, sa mga but registered pero seller of service. Like professionals, dentist, doctor, lawyers, accountant, engineer, architect na nagka-practice ng kanilang profession and but registered na, ibig sabihin pumalo na sa 3 million but threshold, we have RWB book para sa inyo. Yung ating RWB book, but bookkeeping for seller of service entrepreneurs. Okay? So, ganun pa rin po. Meron tayong 6 na package na books of accounts and yung ating exclusive ATC videos to explain our RWB book. Okay? Meron tayong subsidiary sales journal, subsidiary purchase journal, general journal, general ledger, cash receipts journal, CRJ, or the cash disbursements journal. Yung iba, nagtatanong, sir, paano yun, sir? Dalawa lang yung books of accounts ko. Tatlo lang. E di kulang, mag-a-apply ka ng panibago na books of accounts. Walang nang tatlo lang. Mahirap yun. So, ang recommendation namin, mag-apply ka ng additional. BIR Form 1905 lang. Kaya nga lang, bago kayo mag-add ng additional, pag-aralan nyo muna kung paano gamitin yung iba't ibang books of accounts. Kasi mag-a-add ka, tapos wala rin namang laman, kasi hindi mo alam kung paano gamitin, yari na. Useless lang din. Okay? And then, meron po tayo ditong charan, mga resibo, official receipts na gagamitin sa sample nating recording ng ating transactions. And yung ating mga expenses, charan. Meron dito po tayo dito mga lectures. May mga lectures po tayo dito na may mga legal basis din ang ating bookkeeping. And we have the chart of accounts din. Chart of accounts for BAT registered seller of service. So, marami siyang laman. And we have exclusive ATC online videos, more than 20, para sa ating BAT bookkeeping, para matutunan nyo step by step through our online videos kung paano mag-record sa ating books of accounts. Kasama na rin dito yung foundation, ng mga financial statements, accounting equation, T-account, before po tayo mag-jump into actual recording. Okay? So, investment po is parehas lang, $6,499. May discount kayo 500 pesos for the first 100 RWB book owners. So, avail na po kayo. You may avail our RWB books. Just click our link below or above ng ATC video natin. Meron kayong makikitang to order. Or kapag nag-avail kayo ng 2 or more RWB books natin, meron tayong RWB books packages para makapag-avail kayo ng discount. You may send a message on our Facebook page para maibigay po namin sa inyo yung details. Okay? Sa mga gusto naman matuto kung paano mag-file and pay ng kanilang iba't ibang tax returns kasi hindi mo alam. Meron po kaming charan, yung hawak ko kanina. RWB book, how to file and pay your own tax returns. Dalawa po ito, isang lecture set. Andito yung mga legal basis ng ating pag-aaralan. At yung mga updates na rin po ito. Kasama na po yung updates nyo sa package nyo. Wala na kayong babayaran doon pag gumawa tayo ng another video to explain the updates, to update yung ating napag-aralan na dito. Okay? So, dito po natin pag-aaralan yung iba't ibang tax returns na ipa-file nyo. Dalawa po ito. Isang lecture set at isang practice set na puro tax returns. And, again, hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan because we will explain in details, step by step,
kung paano pilapaan yung iba't ibang tax returns nyo. Kasama na rin po sa discussion natin yung mga other special topics like top withholding agent, the amendments so dun sa ating top withholding agent under RR31-2020, the guidelines, the new guidelines na ibinabalang in 2021, guidelines in the filing and payment of different tax returns of taxpayers under Revenue Memorandum Circular Number 4 Series of 2021, nandoon. Kasama po dito, kasama. BIR Wrong Venue, kasama din dito. BIR Statement of Management Responsibility, kasama din po dito. Okay? Hindi lang siya filing and payment of tax returns. Mayroon din tayong iba't ibang topic. Okay? So, investment fee po natin dito ay mura lang. 4,999 pesos. Available na po kayo. Pre-delivery tayo within the Philippines and available po yung ating COD or cash on delivery. Bayaran nyo na lang po kapag nakuha nyo na yung ating package sa LBC. Tapos LBC na po magbabayad sa amin yan. Okay? And this is the best RWB book sa mga ino-audit ng BIR. Hinaharas ng BIR. Hindi alam kung saan kukuha ng pambayad ng assessment. Even if wala pang audit ng books of accounts or examination ng books of accounts, naniningil na ng assessment pero verbally, under the table yun. Okay? Pag-aralan nyo po yung tamang BIR tax audit para hindi po tayo nagmumukhang basang sisiw sa mga public servants sa loob ng Bureau of Internal Revenue. Actually, public servants sila eh. So, ang nangyayari, nagiging baligtad. Tayo na mismo nag-deserve sa kanila. Kasi nga, ignorante tayo, hindi natin alam. Like, for example, for tax audit. Okay? So, pag-aralan po natin yung tamang BIR tax audit. Dito po natin mapag-aralan from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment or FDDA from the Commissioner of Internal Revenue. Okay? At may mga sample na po tayo ditong protest letter. May mga sample na rin tayo ditong LOA. Sa mga hindi pa nakakakita ng actual LOA, huwag nyo nang hangarin pa na magkaroon kayo. Pero just in case na meron kayo, ito yung pag-aaralan po natin yan. LOA. Letter of authority. And we have the ito yung checklist of requirements. Tingnan nyo yung checklist of requirements. Andami. Andami ng hinihingi. Ang dami nang hinihingi sa taxpayer, hindi naman applicable lahat yan. So, pag pinasa mo yung transmittal letter mo, sasabihin mo lang, hindi applicable to. Bakit? Ano legal basis mo? Yun po yung pag-aaralan natin. Okay? Ano pa? Assessment. Mga actual assessment po. We have din the letter of protest. Yan. May mga actual tayo ditong letter of protest against the BIR notices like assessment notice and letter of authority. Para pwede nyo pagbasihan, pwede nyo gawing reference, para pa nag-drop kayo ng protest letter nyo, pwede nyo gamitin, pwede nyo pa i-copy-paste. Basta parehas tayo ng case. Okay? And we have the preliminary assessment notice. Ano ba yung preliminary assessment notice? Ano yung tsura niya ito? Tcharan! So, dito pa natin pag-aaralan, ano yung preliminary assessment notice? Ilang days ka dapat mag-reply sa preliminary assessment notice, ano dapat yung contents ng protest letter mo para maging effective and valid. Okay? So, hanggang final decision on disputed assessment yung ating topic. Charan! Hanggang final decision on disputed assessment or FDDA yung ating topic na pag-aaralan. Naka-attach na rin po dito sa libro yung mga iba't ibang mga Supreme Court decisions, Court of Tax Appeals decisions regarding the BIR tax audit, and naka-attach na rin po dito yung iba't ibang BIR administrative issuance like the Revenue Memorandum Order 19-2015, the audit program, and the Revenue Memorandum Order Number 44-2010 para sa issuance ng letter of electronic letter of authority at iba't iba pang administrative issuance. Okay? And again, hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan kasi hindi nyo rin maintindihan. Kasi very highly technical yung mga terminologies dito. Okay? So, ang kailangan natin, yan. Meron tayong ATC online videos which are exclusive lang para lang sa inyong mga nag-avail ng RWB books natin. Okay? Hindi po ito available sa public. Available po ito para lang sa mga RWB book owners natin, katulad po ninyo. So, more than 20 yan na ATC online video series yan.
para po mag-aralan nyo step by step yung ating ating topic ng RWB Book BIR Tax Audit. Okay? Nakatanggap kayo ng assessment notice. We have format ng ng process letter dito sa ating RWB Book. And we have investment fee po natin ay mura lang, affordable nyo, 9,999 only. 9,999 only. Ito yung best seller namin, RWB BIR Tax Audit. Pre-delivery tayo within the Philippines. And free na yung consultation natin about your BIR tax audit para hindi kayo nangangamba ano ba yung next step na gagawin ng BIR at ano yung applicable yung next move o ano yung alternatives nyo to overcome or to comply doon sa pinapagawa sa inyo sa BIR tax audit. Okay? So, 9,999 only. Invest na po kayo, mag-avail na po kayo para matutupo po kayo. Huwag lang po oo ng oo. Okay? And we have sa mga non-VAT naman, non-VAT registered taxpayers and for the seller of service. We have RWB Book para sa inyo, yung ating RWB Book, non-VAT bookkeeping for seller of service. Kasama na po dito yung ating apat na books of accounts sa pag-aaralan. Kasama po yung apat na books of accounts, okay? Apat lang kasi hindi required yung subsidiary books. So we have cash disbursements journal or CDJ. We have the cash receipts journal or CRJ. We have the general ledger. We have the general journal. Apat yan, package na. Okay? RWB book, books of accounts, and ating exclusive na HSE online videos to explain step by step yung recording, how to record your business transactions actual sa inyong books of accounts. May mga kasama po itong mga resibo. Charan, may resibo siya, sample. Kasi sa actual, ang ginagamit sa pag-record ng transactions, resibo. Yung nag-aaral kami sa college, ang binibigay sa amin, listahan ng transaction. Nakabenta siya ng ganito, bumili siya ng ganito, yan, yan, yan. Sa actual, sa real world, resibo. So, malaking-malaki yung diferensya ng academic sa real world. And we have expenses. So, we have sales, we have expenses. And we have also lecture. Yung mga lecture natin, yung mga legal basis siya. Yan. And we have chart of accounts. Chart of accounts para sa recording nyo. For consistency. Investment fee po natin is 4,999 only din. Parehas ng ating RWB book, how to file and pay your own tax returns. Yan. Package na po ito. Isang RWB book. Apat na books of accounts, tapos yung isang complete set ng ating HC online videos which are exclusive lang para sa inyo. And lahat po ng RWB books natin meron siyang certificate. Certificate of RWB Book Owner. Okay? Na ibibigay pa namin sa inyo. May kasama din po yung ball pen and bookmark. Okay? Available na po kayo. Applicable po ito sa inyo kung non-VAT po kayo and seller of service kayo. Kung seller of goods naman kayo, meron kami sa inyo, non-VAT bookkeeping for seller of goods. Okay? Kasama na rin po dito yung ating apat na books of accounts, yung ating general journal, general ledger, cash receipts journal or CRJ, and ating cash disbursements journal. Okay? And may package na rin po itong exclusive na HSC online videos para matuto kayo step by step through our HSC online videos kung paano mag-record ng transactions nyo sa inyong books of accounts. May mga kasama po tayo dito, resibo. Charan, mga resibo. Actual na resibo. Mga expenses. At yung ating chart of accounts. Charan, we have chart of accounts din. So, avail na po kayo para mapag-aralan nyo na po ito anytime, anywhere. We have investment fee lang, 4,999 only. But if you will avail two or more RWB books, meron po kaming discount sa inyo for package natin. May mga packages po tayo, RWB book packages. Okay? Free delivery po tayo within the Philippines. Sagot na po namin yung shipping fee. Sagot na po namin yun. Hindi nyo na po kailangan mag-bayad pa for shipping fee. Kami na po sasagot nun. And sa mga gustong matuto ng financial statements. Yung financial statement na ina-attach sa ating annual ITR, pero nga hindi naman lahat ng taxpayers ay required mag-attach ng financial statement sa annual ITR like the 8% and the 40% OSD
Kung nag-avail kayo noon and you are individual taxpayers, hindi kayo required. Okay? So, sa ating RWB Book Financial Statements, matututunan nyo dito kung paano gumawa ng income statement, balance sheet, cash flow, statement of changes in equity, notes to financial statement, and the statement of management responsibility for annual income tax return as required by the Bureau of Internal Revenue. Actually, lima lang. Lima yung components ng financial statement. Yung pang-anim natin yung SMR or statement of management responsibility, ano na yun? Tawag dito. Ano yun? Bonus topic na natin yun. So, may mga templates tayo dito ng financial statements, components of financial statement. Copy-paste nyo na lang, edit-edit na lang. Pero, ito rin po yung ginagamit namin sa practice, ha? Ito rin po yung component ng financial statements, template na ginagamit namin natin sa company natin. Okay? Ine-edit-edit lang natin siya. Pero, before kayo mag-edit-edit, syempre, pag-aaralan muna natin siya. Okay? So, we have exclusive ATC online videos para po dito sa ating RWB book, How to Make Your Own Financial Statement. Exclusive lang po yan para sa inyo to explain the contents of our RWB book. Investment fee is 4,999 only. Available na po kayo, pre-delivery within the Philippines. And sa mga gusto matuto ng mga tax updates under our trained law, we have the 8%, may tax planning, the income taxation for individual taxpayers. We have the RWB book trained law for you, 4,999 only. Okay, ating investment fee. So, mag-aabil nga po ng 2 or more RWB books, good for you. Pwede na kayo mag-aral anytime, anywhere. And meron tayong discount para sa inyo for 2 or more RWB books. Pre-delivery pa rin tayo within the Philippines. And sa mga RWB book owners namin, unlimited po yung ating RWB support. So, yung ating support ay pwedeng chat sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, email, text, or call. Okay? And available yung ating cash on delivery o COD through LBC. Bayaran nyo na lang po yung RWB books nyo kapag na-receive nyo na. And before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change your life. Alam nyo na po yan, lagi po namin yan sinasabi sa inyo. And this is our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Please like and follow our Facebook page for any updates. Our Facebook group, Real World Bookkeeping, join na po kayo. And our YouTube channel, Accounting Tutorial Center. Kung hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe now and hit the notification bell. Like nyo na rin po kung nagustuhan nyo yung topic natin. Kung hindi nyo nagustuhan, dislike nyo, okay lang. Okay? And our Vimeo, ito po yung platform natin, Vimeo, para sa exclusive nating ATC online videos. Hindi po siya available sa public. Nakatago po siya sa Vimeo. Bibigay po namin yung link. May link po tayo ng videos. Tapos, kiklik nyo yun. Tapos, nilalagay nyo na yung password. Kasi sa loob ng RWB book natin, may password to access your exclusive ATC online videos. Bibigyan naman namin kayo ng step kung paano i-access yung inyong exclusive na ATC online videos. Okay? Our Twitter and Instagram, please follow us on our social media account, Accounting Tutorial Center. And kung meron pa po yung katanungan regarding our topic today, tentative annual income tax return or any topic, or regarding the order of your RWB books, please send your message on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, text na lang. Joke lang. My name is Mark Lord M. Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po sa inyo lahat. See you po sa mga next topic natin. Bye-bye!